Isang magandang pagbabalik po, magandang gabi po sa kanilang lahat. Kami po ay tayo po ay magpapatuloy ito sa ating pinag-aaralang aklat na sinulat ng isang kabalis na si Dr. Michael Lightman, yung Kabbalah para sa mga nagsisimula. Ating pong pinag-aralan nung nakaraan yung pang-apat na anyo. Ito ay merong apat na batayang balangkas. Yung apat, pang-apat, yung ating huling pinag-usapan. Sumula sa pag-iisip ng paglikha, dito yung binabanggit eh. Wala pang umiiral na kahit ano paman. Nagsimula sa isa sa pag-iisip ng paglikha hanggang sa merong apat na sumunod na mga pangyayari. Hanggang sa nabuo yung pang-apat na anyo. At ating bibigyan ng review at bagong lahat, nandito po si Dano at kasama natin para tayo tulungan sa pagpapaliwanag. Dan, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi Ariel at magandang gabi po sa lahat ng mga makikinig. At muli po, kinagagalak namin na kayo ay makasama muli at nabibigyan niyo kami ng pagkakataon na makapagbahagi ng aming natututunan dito sa Kabbalah sa pamamagitan ng aklat ni Rab Michael Lightman na Kabbalah for Beginner, Kabbalah para sa mga nagsisimula. Nung nakaraan po, sinabi nga ni Ariel na nagkaroon tayo ng natalakay natin yung paano inumpisan ang creation o paglikha. Nagmula sa isip ng may likha, na isip niya gumawa ng sanlibutan. Pero paano po ito nag-umpisa? Iyon po ang isinalaysay nung nakaraan na sa simula, sinabi nga na ang wala pang umiiral na anumang bagay, kundi isang liwanag lamang ang nagsimula. At ito ang pinagmula ng lahat ng mga bagay na sumulpot. Yun po sa pagkakasaday sa nung nakaraan, yun nga sinabi ni Ariel na yung may pangyayari na naganap na nag-umpisa sa isang napakasimpleng, sapagkat kung babalikan po natin, sinasabi lang po, wala pong anumang nag-i-exist sa creation nung time na nilikhayan, kundi dalawang force, dalawang lakas. Isang force na nagkakaloob at isang force na tumatanggap. At yung pong interaction ng dalawang force na ito, ito po ang nagdulot ng development na lumikha ng creation. Yun po, alamin po natin muli. Babalik-aralan ni Ariel ang mga ilang bagay dito para matandaan po natin, maalala natin yung nakaraang talakayan na ginawa. At tutungo tayo dun sa pinakahuling anyo, yung pinakaganap at kumpletong anyo, development mula dun, na nagmula dun sa tatlong unang basic phases na sinasabi ng creation, yung pong pang-apat. Ariel? Okay, salamat Dan. So, bigyan lang natin ng konting kung nasaan na tayo. Yung nasa tayo na sa pangalawang bahagi ng libro, nasa chapter 3. Yung nandun tayo sa simula ng paglikha. Ang pinag-uusapan dito ay wala po dito sa mundo natin. Tayo po ay nandun sa outcome. Nandun tayo sa naging dahilan, ang hinaharap natin, yung pinagmulan, yung naging dahilan, at tayo yung outcome, at kung papaano natin makakapa o mahahanap itong papaano nangyari ang paglikha. Ito ay ibinibigay ng aklat na ito. Na ito ay na sa tatlong yugto ng henerasyon ng mga kabalis hanggang sa ngayon ay may pagkakataon na tayo para malaman. Hindi po imposible. Ito yung sinasabi ng mga kabalis. Ito yung posibilidad na ang at may layunin kung bakit natin kailangan malaman
kung sino ang lumikha sa atin at bakit, anong dahilan. Pwede pong maging katanungan, maging normal na katanungan ng isang individual. Sige, Dan. At dagdag, Ariel, yun na nga. Ay, ito pong binabahaging ito ni Rab Michael Lightman ay bunga rin ng naging tuwirang karanasan ng mga naunang kabalista magmula kay Abraham, kay Moses, at hanggang sa dumating sa kay Balasulam. Itong mga taong ito, mga kabalista, ay nagkaroon ng aktwal na karanasan sa espiritualidad. Nagkaroon sila ng kaalaman at karanasan sa espiritualidad, narating nila ang spiritual realm at doon nakita nila at nalaman na at itong binahagi nila sa atin, paano nalikha ang creation. Kaya po, ito po ang sinasabi lang dito, itong sources natin na ito na nagsasabi sa atin ng mga kabalista, masasabi po namin na ito lang ang mga sources na nagsasabi ng ganitong detalyadong pangyayari sa pagkakalikha ng ating mundo. Kaya nga po na masasabi na napakapalad po natin na dumating tayo, na buhay tayo sa panahong ito na ilabas na yung ganitong katotohanan sa pamamagitan ng kabala na ipinapaliwanag ng mga kabalista na naranasan nila ang mga ganitong pangyayari. At ngayon na ibahagi sa pamamagitan ng mga aklat at ito ay nagiging karagdagang kaalaman sa atin upang maunawaan natin ang ating buhay, ang buong creation, ang kalikasan, at pati ang may likha. Kakaroon tayo ng pagkakataon at na binigay sa atin ngayon na maaari po nating sinasabi ng mga kabalista na ma-attain yung na-attain ng mga kabalistang ito. Marating ang spiritual realm, malaman natin ang katotohanan sa creation. Ano ang dahilan at nilikha ito? Paano ito nalikha? Kaya maganda po itong sinasabi natin. Ito lang po ang masasabi namin na authentic source ng kaalamang ito. Dito po sa authentic Kabbalah na pinangungunahan ni Rab Michael Lightman. Yan, balik siya. Okay. So yun mga impormasyon na dapat din nga natin maunawaan dahil hindi imposibleng maisip. Kahit kaya nga may mga naging sa kasalukuyan ay maraming nag-aaral na ng kabala sa buong mundo. So sa ilalim ng Binay Baruk Kabbalah Laam. At ito yung patunay na sinasabi din na sa huling henerasyon tayo ng pag-unlad. So kaya nakabukas ang pag-aaral ng kabala. So tingnan natin, tayo ay nandun sa nang nakaraan isa binanggit ko kanina, nandun tayo sa pinag-aaralan natin yung pang-apat na anyo. Ano yung anyo na yon? Ito yung aking i-share yung screen. Na una ay mayroong pag-iisip ng nalumikha ng isang nilikha para bigyan ito ng kasiyahan. Nirepresento ng araw pababa, isa'y pag-iisip na lumikha. At magbigay ng kasiyahan dun sa kanyang iniisip na nilikha. So, nabuo, nire-represent ng isang parang vessel o clay sa Hebrew na para tumanggap ng kasiyahan na gustong ipagkaloob.
Ang person nito ay pag-ibig at pagbibigay. So wala pang umiral, ito pala yung pinagmumulan ng mga pangyayari. At dito naramdaman sa pangasa, kung ito ay zero, sa Hebrew Shores, dito yun ng phase 1. So nung maramdaman niya na may nagkakaloob sa kanya, naramdaman niya rin yung itong nagkakaloob. Itong pinagkakalooban, naramdaman niya na gusto niya ring magbigay. Yung pakiramdam ng isang nagbibigay ng binigyan, yung nagbinigyan, gusto niya ring magbigay. Mas parang mas masarap ang magbigay sa pakiramdam niya. Naramdaman niya yung nagbibigay. So kaya merong arong pataas. So yung phase 2. Sa kaso ng ikalawang phase, gustong magbigay pero wala naman siyang maibigay. Ito yung problema ng phase 2. Kaya doon sa phase 3, nabuo yung ang makakapagbigay siya kung tatanggap muna siya. Pag tumanggap siya, meron siyang maibibigay. Okay? At sa phase 4, ito na yung binanggit natin nung nakaraan, yung pang-apat, yung paghahangad ng kaisipan ng may likha. Sa kagustuhang maunawaan ng pag-iisip ng may likha. Ngayon, dito naman, nakakapagbigay na rin, kamukha niya na rin ang lumikha sa kanya. Pero, hindi niya maintindihan ang sitwasyon, bakit siya nagbibigay at anong dahilan at bakit niya ginagawa ito. So, sa pang-apat na parte, sa phase 4, ang kalikasan ng isang tagatanggap ay hindi na magbabago kailan pa man, sinasabi nung sa libro. So, siya ay kailangang tumanggap dahil yun ang kalikasan niya. At yun ang makakapagbigay ng kasiyahan dun sa lumikha sa kanya. Pero hindi niya maunawaan kung bakit niya ginagawa ito. Kaya ang solusyon niya para niya maunawaan ay kailangan niyang makuha kung ano ang kanyang katayuan bilang isang tagapagbigay. Kaya sa katayuan yun, pati yung kanyang katayuan ay gusto niyang malaman o makuha o ma-attain para maging isa rin siyang tagapagbigay siya. So ito yung from pamula zero phase hanggang phase 4. Yan, dagdag lang. Sige. Ito ang binabanggit po dito para lang malinaw. Ito po ay desire. Desire, hangarin na magkaloob na kinakatawan ng araw bilang ang sinasabi dito parang light. Itong light na to ang lumikha nitong vessel. Itong vessel na to ay isang desire din para tumanggap. Itong kalikasan ng vessel na to, nilikha, ang tumanggap. Ang kalikasan ng light ay magkaloob. Itong may likha, itong creator. Tapos, na-sense niya na mayroong nagbibigay. Sa pangalawa, na-sense niya mayroong nagbibigay, gusto niya ring magbigay. Tapos, wala pala siyang maibibigay, na-realize niya na kailangan muna niyang tumanggap para siya makapagbigay. Sa ganito nga sinabi ni Ariel, naging magkatulad na sila. Naging equal na sila dito sa puntong ito, itong vessel na to. At ngayon, ang problema, gusto niya na magkaroon ng full awareness, ng kumpletong kaalaman, bakit nga itong nagbibigay ay nagbibigay.
anong kanyang purpose, anong dahilan. At yun, dumating sa kanya ang desire, nag-develop yung desire sa kanya dahil sa action ng light, nag-develop ng desire sa kanya na maging katulad ng maylika at pakuha niya rin yung status ng isang pagiging maylika. Kaya nga lumalabas sa pang-apat na phase, pang-apat na anyo na tinatawag, na-attain na niya yung complete development ng isang kalooban na tumatanggap. Pati yung status ng nagbibigay, gusto na niyang matamo. Siya po ay tinatawag na kumpleto na. Buo na talaga siya. He is a complete creation. Yun po. Adiel. Nawala. Okay, so yun. Dan, nadidinig mo ako, nagkaroon ng technical nagkaroon ako glitch, so sign up ako pansamantala. It's okay. Tuloy-tuloy ako, akala ko. Mas maganda, buti nandiyan ka. Sige. Okay. Okay, sige, so okay, but... sige, tuloy mo lang ako ano yung ano, na kasi nga. Hindi, balik na ako sa'yo, naiano ko na. Okay, so yung... Doon sa point ang pang-apat. Naging okay, sa page 4, so i-share ulit. So nangyayari talaga yung ganyang mga problema. So pakita ulit natin yung screen. Okay? Okay. So yan. So ito yung... Yan, naging complete creation na siya dito. Ito okay. Dito, kompleto na siya. Okay. Okay. So ito yung ito siya. Itong pang-apat is may dahilan na siya para hanapin ang kaisipan ng paglikha. Meron siyang kagustuhan. So ito ay totally nakahiwalay na ito sa lumika. Parang meron na siyang independenteng pagkakataon para alamin kung ano yung kanyang bakit siya nilikha at anong yun, padahilanan. So sa puntong ito kailangan natin sigurong ibigay na yung teksto na nagpapaliwanag na kung ano ang ibig sabihin ng ang paghahanap sa kaisipan ng paglikha. So ito na yung kasunod na pagkatapos nitong page 4 nito. So i-share ko ulit yung text para ituloy na natin. Okay, so ang paghahanap sa kaisipan ng paglikha. So akin pong babasahin. Bagabat ang may likha ay may pagnanais na tanggapin natin ang kasiyahan sa pagiging kawangis niya. Akin pong papalit-palitan yung screen ha, para sa kaliwanagan ng para mas madali, para mas tingnan ko kung paano magagawa. Okay, tingnan natin. Okay, ulit. Bagamat ang may likha ay may pagnanais na tanggapin natin ang kasiyahan sa pagiging kawangis niya, yung maging kamukha niya, hindi niya tayo binigyan ng ganitong hangarin sa umpisa o sa una pa lang. Ang tanging ibinigay niya sa atin sa nilikha, tayo, ay ang walang katapusang paghahangad ng kasiyahan. Yung gustong tumanggap lang natin, ito yung nakabaon sa ating kalikasan. Subalit tulad ng ating nakikita sa pagkakahanay ng mga anyo, yung paces, yung apat kanina, ang may likha ay hindi tinaniman ang nilikha ng partikular na hangarin na maging katulad niya. Ito ay umiinog, sa loob ng nilikha sa pamamagitan ng mga anyo. Kaya nangyari yung hangarin niya doon sa pag-inog ng apat na anyo na yon.
hiwalay yung ano, yung zero phase, walang kinalaman kasi hiwalay siya. Nabuo pamula nung maisip ng lumikha, yung lumikha ng isang nilikha na tumanggap ng kasiyahan, doon at simula yung apat, yung 1, 2, 3, 4. Kaya binabanggit dito, ito'y uminog sa loob ng nilikha sa pamamagitan ng mga anyo, yung particular na hangarin na maging katulad niya. Okay? Okay, sa pangatlong anyo, ito'y dinidetalye niya ngayon. Sa pangatlong anyo, ang nilikha ay natanggap na ang lahat ng bagay na nag-intensyon na magbigay pabalik sa may likha. Ang pagkakaayos ay maaaring natapos na rin doon, noon at doon din, dahil ang nilikha ay ginagawa na rin kung ano ang ginagawa ng may likha. So phase 3, ganun din siya, nagbibigay din siya. Sa ganitong punto, ang may likha ay nilikha ang magkahalintulad na. Okay, yun yung phase 3. Ngunit ang nilikha ay hindi nagkasya sa pagbibigay. Yun na yung phase 4 siguro ito. Gusto niyang maunawaan kung bakit ang pagbibigay ay kasiyasiya, kung bakit ang persa ng pagbibigay ay kinakailangan upang likhain ang realidad at kung anong karunungan ang natatamo na nagbibigay sa pagbibigay. Sa madaling salita, ang nilikha ay nais na maunawaan ang isipan ng paglikha. Ito ay isang bagong naisin na ang may likha ay hindi itinanim sa nilikha. O ito yung resulta nun. Nagkaroon ng sariling kaisipan ang yung sa phase 4 para alamin kung ano ang karunungan ang nilikha ay nais maunawaan ang kaisipan ng paglikha. Ito ay isang bagong naisin na ang may likha ay hindi itinanim. Kung hindi tinanim, ito na yung nangyari. Nang ang nilikha ay nagkaroon ng pagnanais na maging katulad ng may likha, siya ay naging isang kakaiba. At hiwalay na nila lang sa may likha. Yung, kaya kanina, brinakit ko yung phase 4 na, hiwalay na siya. Maari nating tingnan ito sa ganitong paraan. Kung nais kong maging katulad ng iba, ito'y nangangahulugan na ako'y may kamalayan sa yaong ibang yaon ay umiiral. Parang dalawang tao, kumbaga ako at saka si Dan, na isang magkahiwalay. At yaong isang iyon ay mayroong isang bagay na aking nagugustuhan. Kailangan mayroong opposite o mayroong kakahiwalay para magkaintindihan. Maaari ito'y pag-aari ng taong iyon o isang katangian. Ngunit isang bagay, mayroon ng iba na nais ko rin magkaroon. So kailangan merong kakaiba na sa iba na gusto na naking ako aware o gusto kong nakikita ko na gusto ko rin makuha. Kailangan ito yung sitwasyon ng phase 4. Doon sa kanina yung binakit ko na pababa. Hindi ko sa drawing may kailangan kong itanggalin yung share. Sige, balikan natin. Okay, mas importante yung magkaintindihan. Eh, hindi bali matagal. So, ito yung hiwalay na anyo na. Oh, ito yung kanina binabanggit sa teksto. Hiwalay na doon sa pero gusto niyang maging, meron na siyang kaisipan na gusto maging kagaya nito. Okay? Ibig sabihin lang nito, Yel, di ba? Mm-hmm. Sinasabi, nagkaroon na siya ng sariling consciousness. Nag-develop na siya ng sariling consciousness niya. Full-grown, parang full-grown, natupad yung gusto ng creator. Na magkaroon ng isang creature, ng isang entity na ngayon na opposite na sa kanya. Yes. May sarili ng pag-iisip. Ay, paglilinaw lang po ha, itong pinag-uusapan dito sa puntong ito, sa aspect na, sa portion na to, wala pa pong tao dyan. Yan po ay spiritual forces pa lang. Ang tao po, ang mundo natin, nasa pa, malayong-malayo pa sa development.
Ito, development pa lang po ito ng spiritual forces. Kaya po, ito ang nasa spiritual realm na sinasabi ng mga kabalista na natuklasan nila ang development na ganito. Yun po. Kaya makaraniwan sa mga kabalist, hindi nila may sabing may paliwanag kung paano nila ipaliliwanag. Kasi sa normal na usapan siguro, ito yung pinag-ugatan, yung pinag-ugat-ugatan ng ugat na ugat. Yun na yun. Yung nasa isip pa nga lang, totally wala. Nasa isip pa lang yung pinag-uusapan. Wala pa talagang. Kaya ang sinasabi po nila, napilitan silang gumamit ng mga ganitong mga symbols kasi hindi walang salita ang tao na pwedeng magagawang i-describe ang spiritual realm. Wala po. Kaya po, humanap sila ng mga symbols na parang magpapakita lamang ang magkaroon ng idea ang tao kung paano yung development, yung process ng development. Okay. Wala po pong tao rito sa puntong ito. Okay, so balik tayo doon sa teksto. Pagpapamahin nyo lang medyo mabagal, pero ang importante dito is yung maintindihan natin. Okay, so itutuloy ko. Sa ganong katayuan, hindi lamang aking naiisip na mayroong iba pa bukod sa akin. Ngunit akin ding naisip na yung ibang iyon ay hindi lamang kakaiba sa akin na ito'y mas mahusay at mas nakataas sa akin. Ito yung description para magkaroon ako ng paghangad na maging kagaya ang isang individual, meron siyang kakaiba para sa akin. Kung hindi, bakit gugustuhin kong maging katulad niya? Okay? Sa makatwid, ang malhut, ang pang-apat na anyo, yung pang-apat ay malhut, ay ibang-iba sa naunang tatlong anyo. Dahil ito'y nagnanais na tumanggap ng isang partikular na uri ng kasiyahan. Kaya mas makapal yung araw. Dalawang description niya. Isang makapal na araw o dalawang araw. Pinaghiwalay kasi yung isa is tumatanggap talaga siya. Pero yung isa, ang hangarin ng isa is, gusto pati yung katayo anong lumika. Bilang kahawig na may lika. Mula sa pananaw ng may likha, ang pagnanais ng malhut ay makumpleto sa kaisipan ng paglikha. So yung ang sa pananaw ng may likha, ang kagustuhan ng malhut, yung pang-apat, ay makumpleto sa kaisipan ng ang ikot ay nasa kanyang pag-iisip sa simula pa lamang. Alam na nung Creator ng lumika. So, ito na yon. Ito na yon na hindi pa matika. Meron akong isang klase ng sharing para mas madaling makita. Ito, para kita sa screen. Pero babasahin ko na lang dito sa teksto. So may copy ako. Okay, ngunit ang mahirap, hindi natin tinitingnan ang mga bagay mula sa pananaw ng may likha. Mula dito sa ilalim, ito yung ilalim sa ating basag na spiritual. Ito kasi na nagkaroon po ito ng may mahaba po ang ano nito, na shattered ito, na nabasag ito. Pero yung kung paano ito nabasag, ang kumpleto po niyang description, may pag-aaral po diyan. Uh,
Yan po. Yan po ang dapat yung mundan. Hindi, di bali Adil, dadating din naman tayo sa... Kaya nga, may discussion. Pero kung gusto niyo pong malaman kaagad, diyan po kayo mag-register para makuha niyo yung buong kwento tungkol diyan, kung paano nabasag. Hindi lang po kami allowed sa pagkakataong ito, ang aming pong binabasa ay yung aklat ng kabala para sa nagsisimula na magdedetermine na sa atin kung tayo ay karapat-dapat na magpatuloy. Ito lang po yung sa amin. Pero kung gusto niyo po talaga kung paano ito nabasag, itong pang-apat na ito, yan, may puntahan po nyo itong link sa baba at kayo po ay mag-register. So, aking tutuloy. So hindi ko na alisin yung ticker sa baba para makita nila. Okay. Mula dito sa ilalim, sa ating basag na spiritualism, ang larawan ay hindi mainam. Yung kung paano natin tinitingnan sa pananaw nito na basag ay hindi daw mainam. Para sa nilika, naganap na kabaligtaran ng may lika upang maging kawangis ng may lika, ay kailangan gamitin ang kanyang kagustuhang tumanggap na may intensyong magkaloob. Ito yung kaninang okay, sa drawing, kaya dinalawa ko kanina. Ito yung parang pangatlo. Gustong tumanggap na, at may intensyon na magkaloob. Sa ganitong parang, ang kanyang mapapalitan ang kanyang iniisip para sa kanyang sariling kasiyahan. Common nandito na tayo sa page 4 na nabasag pa, pero yung description na nangyari sa page 3, ito yung pwede nating magamit na intention. Ito yung sinasabi, may kagustuhang tumanggap pero may intensyong magbigay. Ang binabanggit na po tayo ngayon, yung tayo na. Para sa kanyang sariling kasiya na maging kagalakan katulad ng natatanggap ng may likha sa pagbibigay. Ito pwede nyo pong gawing eksperimento kung ano man ang natanggap ninyo. Ito rin yun ang magbibigay ng idea kung yung nangyari sa page 3 is kung papaano ito nai-adapt sa sarili. Kung may natanggap ako na bagay na nakakapagbigay kasiyahan sa akin o sa pagkain, ang intention ko habang kumakain ako is nakakapagbigay ako sa lumikha ng kasiyahan din. So yung kasiyahan na natatanggap habang kumakain ako, nadodobling kasiyahan pag ibinabalik ko ang intention na habang ako'y kumakain ay nakakapagkaloob ako sa lumikha dahil binigay niya sa akin yun. Subukan niyo lang po. Isang ano, konkretong halimbawa ito, Ariel, sa ginagawa natin. Mm-hmm. Tumatanggap tayo ng binibigay niyang liwanag o karunungan tungkol sa kabala. At ngayon, ang ginagawa natin na i-share ang nalalaman natin, natututunan natin. At sa ginagawang ito, nagbibigay tayo, tumatanggap tayo. May mga natatanggap tayo mga ideas, concepts, wisdom sa pag-aaral na to. Ngayon, bakit natin ito ginagawa? Nasisihan tayo na tumatanggap ng ganitong karunungan dahil ang intention din natin ay ibigay din to sa iba. At sa pagbibigay nito sa iba, nagbibigay ng kasiyahan sa may lika dahil ito ang gusto niya. Ang i-share ang wisdom na to, ang truth na ito sa kanyang mga may lika. Yun po, isang halimbawa rin nga yan. Okay. Okay. So balik tayo. Palit tayo ng mukha. Okay. Okay, sa ganitong paraan, kayang mapapalitan ang kanyang iniisip para sa kanyang sariling kasiyahan at maging kagalakan tulad na natatanggap ng may lika sa pagbibigay. At sa ganitong paraan, siya rin ay magiging isang tagapagbigay. Okay? So habang ako ay tumatanggap, pwede rin ako magbigay sa pamamagitan ng aking intensyon. Sa katunayan, sa pangatlong anyo, ang nilikha ay tumanggap. Okay, ito na yun.
sa katunayan, sa pangatlong anyo, ang nilikha ay tumanggap na upang makapagbigay sa may likha. Ito yung phase 3 nga. Kaya mula sa pananaw ng may likha, ang pangatlong anyo ay nagawa na ang dapat gawin upang maging kawangis. Kung tutusin, sa phase 3, nagawa na. Ang may likha ay nagbigay upang magkaloob. At ang pangatlong anyo ay tumanggap upang magkaloob. Kaya sa puntong ito, sa puntong iyon, sila ay magkatulad sa phase 3. Ngunit ang pinakaultimong kasiyahan ay wala sa pag-alam kung ano ang ginagawa ng may likha at paggaya sa kanyang ginagawa. Ulit. Ngunit ang pinakaultimong kasiyahan ay wala sa pag-alam kung ano ang ginagawa ng may likha at paggaya sa kanyang ginagawa. Wala sa phase 3 ang ultimong kasiyahan. Tingnan natin kung ano yung ultimong kasiyahan. Ang pinakaultimong kasiyahan ay ang pag-alam kung bakit niya ginagawa ang kanyang ginagawa sa pagkamit ng kaparehong mga isipan na tulad ng sa kanya at maging katulad ang katangian. At ang ganitong kaalaman, ang katangian ng may likha ay hindi ibinigay sa nilikha. Ito ang dapat makamit ng nilikha, ang pang-apat na anyo sa sarili niya. So ito, ang pati yung usapan nila, pati yung kanyang posisyon. Kumbaga sa isang kumpanya, yung presidente kilala mo, binibigyan ka na, may mga benepisyo ka, naisip mo, hindi ko maintindihan kung bakit niya ginawa yung kumpanya. Bakit? So para maintindihan niya, palit kaya tayo ng posisyon, ako yung presidente. Ordinaryong laborer ka lang. Yeah? Para, yun ang paraan para maintindihan mo ang kung paano niya, bakit siya gumawa ng kumpanya at paano niya pinatatakbo ang kumpanya. So, balik, dalahin natin sa isang antas ng usapan na itong mundong ito. Paano natin maiintindihan paano ito ginawa? At ano ang dahilan? So, kailangan mong makuha yung posisyon ng lumika. Okay? So, pansamantala na wala siya, siguro yung kanyang internet, babalik po siya. Okay, nagkaroon na naman ng glitch done, siguro. Okay, anyway, let's go and patuloy natin. Kaya ito ang dapat makamit ng nilikha, yung pang-apat na anyo sa sarili niya. Mayroong magandang connection dito. Sa isang banda, mukhang tayo, ang nilikha at ang may likha ay nasa magkabilang lugar. Iisipin na lang po natin na magkahiwalay na. Dito natin mararamdaman na may, di ba kaya nagtayo-tayo nagtatanong, meron ba talagang lumika? Okay. Ngunit ating natatanggap kung ano ang ibinibigay niya. Ang kanyang pinakamalaking kasiyahan ay upang makita tayo na maging katulad niya. At ang pinakamalaking kasiyahan para sa atin ay ang maging katulad niya. Wala akong audio? Oops, sorry. Audio check. Baka yun sa'yo, Dan. Baka yun sa'yo. Yun sa'yo. So, i-check ko lang muna, ha? Ito pa, bago natin pagpatuloy. Okay, anyway. Let's go and patuloy natin. Meron akong audio. Okay, so sa pagpapatuloy, sa makatwid tayo ang may likha ay katunayan ay nilalayo ng parehong layunin. So pareho lang. Kung ating maunawaan ang ganitong konsepto, ang ating mga buhay ay magiging kakaibang kakaiba. Sa halip, sa kalituhan at kawalan ng direksyon na marami sa atin ay dinaranas ngayon,
tayo at ang may likha ay maglalakad sa magkasama patungo sa ating itinakdang layunin simula noong bukang liwayway ng paglikha. So balik na lang po tayo dun sa text. Share ko na lang. Okay, so ituloy ko. Ang mga kabalista ay gumagamit ng maraming mga salita upang ilarawan ang kaloobang magkaloob, may likha, liwanag, tagapagbigay, isipan, paglikha, ugat na anyo, o yung root base, ketarbina, at marami pang iba. Ang may likha, yung liwanag, balik ako sa sketch para ma... So maraming technical ano nga siya ngayon. Itong araw na wa na isa, maraming term na ginagamit dito para sa maliwanag. Lagyan natin ng ito siya. Karaniwan ito yung tinatawag na liwanag. Tagapagbigay at tagapagbigay ito yung isipan ng paglikha. O kaya ugat, yung root base, o minsan ay keter, o kaya ay bina. Okay? Yun yung may likha. Okay, dun sa... At marami pang iba. Katulad din sila ay gumagamit ng maraming salita upang ilarawan ang kaloobang tumanggap. Yun tayo naman. Ito yung kaloobang tumanggap. Yung vessel. Karaniwan ito tinatawag na kli. O sa English, vessel. Ano pa? Tagatanggap. Obvious naman doon sa itsura niya. Unang anyo. Ito yung first base. Ito yon. Ito yon. Kapareho rin din siya. First base. Unang anyo. Hokma. Kung sa ano yan, ito ay keter, hokma, bina, zirampin, and malhut. So kaya ito yung ang kli ay karaniwan ay hokma, tinatawag, at saka malhut. Kaya pag binanggit kung ang hokma o malhut, ibig sabihin yung kli o yung paste-por o yung malhut. Ay ilan lang sa mga ito. Ang mga termino ito ay tumutukoy sa kapinuhan ng katangian ng dalawang ito. Pagkakaloob at pagtanggap
Ito ay pagkakaloob at ito ay ang pagtanggap. Kung ating tatandaan, ito ay hindi maguguluhan sa dami ng mga pangalan kung ating pong tatandaan ito. Okay? So balik ako doon sa text. Okay. Upang maging katulad ng may lika, ang isang tagapagbigay, ang kli, ay gumagawa ng dalawang bagay. Una, ito'y tumitigil sa pagtanggap, yung kli, yung tagatanggap. Una, ito'y tumitigil, para maging katulad ng may lika, sinasabi dito, una, ito'y tumitigil sa pagtanggap, isang pagkilos na tinatawag na chimchum o yung screen, pagbabawal, pipigilan niya. Ito ay tumipigil sa liwanag sa kabuuan at hindi hinahayaan ang anumang liwanag nito sa loob ng kli. Katulad nito, madaling umiiwas sa pagkain ng isang bagay na malinamnam, ngunit mas mahirap ang kumain ng kaunti at iwanan ang natitira sa plato. Sa makatwid, ang paggamit ng chimchum ay ang una at pinakamadaling hakbang upang maging katulad ng may lika. Ang kakayahan na gumawa ng chimchum ay tinawag na pagtatamo ng isang masa. Sa larawan, pangatlo, ipinapakita paano ang liwanag ng may lika inilalapitan ang kli, ngunit pinigilan ng masa. Tingnan natin yung yan. Mas madaling, ito yung hakbang para maging, ang unang hakbang para maging kamukha ang lumika. Kailangan pigilan ng screen o yung masa ang liwanag na ibinibigay ng lumika. Ito ang binabanggit dito. Ang masa ay pumipigil sa liwanag ng may lika pababang araw at pagpasok dahil ang paglika ay hindi nais na maging tagatanggap, kundi maging isang tagapagbigay tulad ng may lika. Sa ganoong katayuan na ang pagtanggap ay nangangahulugan ng kabaliktaran ng may lika, mas ninais ng paglika na manatili sa kadiliman. So ito ay madilim. Ang kli ay dumilim matapos tanggihan ng lahat ng liwanag. So balik tayo kung ano yung ipinapaliwanag kanina. Okay, sa lara ay pinapakita paano ang liwanag ng may lika ay nalalapitan ng kli ngunit pinigilan ng masa. Now, ito yung description kanina. Okay, talo na tayo. Okay, sa estadong iyon, kung ang pagtanggap ng liwanag ay nangangahulugang hindi ganong katulad na lumika, ginusto ng paglika na manatiling madilim. Ang sumunod na bagay na ginawa ng malhut, sabihin, ito yung ibang term na, yung malhut, yung pang-apat, ay magtayo ng isang mekanismo na magsusuri sa liwanag, yung kasiyahan ay binibigay, at magpapasya kung tatanggapin ito. At kung ganoon man, gano'n karami. Ang mekanismong ito ay pag-unlad ng masa o nung screen na kanina. Ang kalagayan kung saan ang masa, yung screen, ay sinukat gano'n karami ang tatanggapin ay tinawag na kalooban upang magkaloob. O sa simpleng salita, o yung intensyon na magkaloob. Sa simpleng salita, ang kli ay tinanggap lamang kung ano ang makakayang tanggapin ito para sa intensyon na magbigay kasiyahan sa may lika o tulad na sinasabi ng mga kabalista na upang magkaloob. Ang tinawag na tinanggap, ang liwanag na tinanggap sa loob ng kli ay tinawag na panloob na liwanag, yung panloob in, at ang liwanag na naiwan sa labas ay tinawag na nakapalibot na liwanag. Surrounding light, ito yung sa Hebrew is or makif. Itingnan natin. Ito siya. Ang paglika ay tinanggihan ang liwanag na hindi magamit. Ito yung, ang liwanag na may lika ay patuloy na walang tigil sa pagdating sa ibinibigay. Pero kinalkula ng masa kung ano yung papasok lang na liwanag na pwede niyang tanggapin sa intensyong makapagbigay.
Pero yung ibang liwanag, ang paglikay tinanggihan ang liwanag na hindi nito magamit upang magkaloob. Ang liwanag na yon ay naging nakapalibot sa liwanag at makakapasok sa kli kapag ito ay naging katulad ng may lika. Ang sasabi dito, ang masa ay masyadong mahina na tanggapin ang lahat ng liwanag upang magkaloob itong masa na to. Kaya tinanggihan ang ilang liwanag at ang ilang bahagi ng kli ay nanatiling madilim. So ito'y madilim, ito lang yung tinanggap na liwanag niya. Sa intensyong makapagbigay kasiyahan sa may lika. Paliwanag. Ang masa ay naghihiwalay ng liwanag na ang paglika ay nakakayang tanggapin upang magkaloob. Panloob na liwanag, ito lang nga yung kanina. Galing sa liwanag na hindi nito makayang tanggapin sa binanggit na layuning nakapalibot na liwanag. Okay? Okay, so kumpletuhin na natin kung ano yung natitira pa. Okay, pinaghihiwalay ng masa ang liwanag na maaaring matanggap ng paglikha upang makapagkaloob, panloob na liwanag mula sa liwanag na hindi nito matanggap sa layong ito, nakapalibot na liwanag ito yung surrounding layo, or makif. At sa dulo ng proseso ng pagwawasto, okay, ang kli ay tatanggapin ang lahat ng liwanag ng may likha at makikipag-isa sa kanya. Ito ang layo ng paglikha. So ito pa, tayo na nasa proseso ng pagwawasto o koreksyon. Meron po akong idadagdag na explanation dito tungkol sa kung ano yung proseso ng pagwawasto para maintindihan natin kung ano yung binabanggit dito. Ito yung isa. Anong pagwawasto, yung correction? Ito yung sagot ni Dr. Michael Lightman sa panayam sa kinabukasan na nakuha ko sa Kabbalah Library. At rinanslate ko na. Tanong, maaari bang makumpleto ng isang tao ang pagwawasto sa pamamagitan ng Kabbalah? Sagot, tiyak, ang isang tao ay maaaring makumpleto ang proseso sa loob ng ilang taon at hindi na magkakatawang tao at magdusa pang muli sa mundong ito. So ito'y pwede. Tanong ulit, ano ang kumpleto ng pagwasto ayon sa Kabbalah? Sagot, kung ang ating kaluluwa ay umunlad lamang sa pamamagitan ng muling pagkakatawang tao, yung kababalik-balik natin dito, sa henerasyon, kada henerasyon, buhay kada buhay at sakit kada sakit. Ngayon, pagkatapos, kapag nagsisimula na tayong malaman ang espiritual na batas, kagaya ng ginagawa po nating pag-aaral ngayon, pagkatapos habang nag-aaral, kahit na sa mga paunang yugto na mga batas na ito, so, sa unang yugto pa lang, pinabilis natin ang ebolusyon sa isang hangganan na ang mga buhay na dapat tayong mabuhay, kung saan kailangan nating mabuhay at mamatay muli, ay dumaan sa loob ng isang buhay, ang isang tao ay maaaring dumaan sa daan-daang panahon ng buhay at makamit ang pagtatapos ng kanyang pagwasto sa isang ikot. Kaya po, ang kalamangan ng nag-aaral ng Kabbalah ay mas mabilis ang progreso sa koreksyon na pwede, ito binabanggit, na pwede hindi ka na bumalik dito at magdusa pang muli. Ito ang isa sa mga magandang kung bakit inuobliga ng mga kabalista na sino man ay dapat mag-aral ng kabala. Ito, may isa pang tanong. Ano ang katapusan ng pagwawasto? Sagot, kapag ang isang tao ay dumating sa isang estado na sa loob niya, nagsisimula siyang mabuhay sa ibang dimensyon, sa ibang mga tao, sa iba, hindi lang sa ating sarili. Nagsisimula siyang makita ang kanyang buhay hindi lamang bilang isang bagay ng buhay at kamatayan. Ngunit naiuugnay sa kanyang biological na buhay bilang hindi gaano mahalaga. Itong katawan natin, lalabas na hindi na mahalaga. Nabubuhay siya sa kanyang panloob na mundo. Yung loob natin. Sa sitwasyong ito, ang buong sansinukob at ang mundo ng lahat ng iba pang mga kaluluwa ay naging kanyang likas na tirahan. Inclusive na sa kanya lahat, nabubuhay siya kahit sa anuman. Ang
ang nakakagawa lang nito ay ang creator o ang lumikha. Sa ganyang punto, ibig sabihin, magkamukha na kayo. Sa sitwasyong ito, ang buong sasino ko batang mundo at ng lahat ng iba pang mga kaluluwa ay naging kanyang likas na tirahan. Ang buhay at kamatayang biological, ito, kamatayang biological, yung katawan natin, ay nakaka-epekto sa kanya tulad ng paggupit ng kanyang buhok. Ganun lamang siya. Ito ay isang antas ng pag-iral. Okay? So balik ako doon sa kanina. So, sana maliwanag po ito. Nakapagbigay sa inyo ng kaliwanagan. Okay. At sa dulo ng proseso ng pagwasto, kaya ko po ipinakita yung kanina. Ang kli ay tatanggapin ang lahat ng liwanag ng may likha at nakikipag-isa sa kanya. Ito ang layunin ng paglikha. Sa sandaling marating natin ang ganong katayuan, ating mararamdaman ito pareho bilang individual at bilang isang nagkakaisang lipunan. Ito ay dahil ang kumpletong kli, yung vessel, ay hindi ginawa sa kagustuhan ng isang tao, ngunit ang kagustuhan ng lahat ng sangkatauhan. At kapag ating nakumpleto itong huling pagwasto, tayo'y magiging kawangis na ng may likha. Ang pang-apat na anyo ay magaganap mula sa ating pananaw, tulad ng kung paano ito nakumpleto mula sa kanya. Mula sa kanya. Ito po na po yung katapusan noon. Ah, pakaganda. So, eksakto, may 3 minutes. So, Dan, mukhang hindi na makabalik si Dan. Tingnan natin yung audio niya. Nandito lang. Okay, so Dan, ito yung ipinakita kong kanina na ang proseso ng correction. Kung makakapa natin is yung tayo ay magiging mabubuhay sa inclusive sa lahat ng mga umiiral sa mundo na kagaya ng lumika. Ang lumika is kahit saan is naroon. Parang ang binibigay na pananaw dito. At yun, ang napakagandang ibinahagi ng aklat na ito sa araw na ito. Sana po ay inyong masundan pa. At kung kayo pa may pagnanais na magkaroon kayo ng kopya nito, ay sa English version meron po tayo na ma-order nyo sa online, sa Kabbalah Library, www.kabbalah.info, Kabbalah Library, o sa Amazon meron po nito, at iba pang mga aklat ni Dr. Michael Lightman. Ito ay isang pagpapatunay ng na napakaraming pwede nating malaman tungkol sa Kabbalah at kung ano ang magagawa nito sa ating buhay, sa ating mga pananaw at sa ating mga pangaraw-araw na buhay at paano tayo iiral na may kasamang pagsusuri o pag-analisa sa ating mga sarili bilang isang nilikha at sino ang at pagkakataon natin para alamin kung sino ang lumikha sa atin at maging kawangis niya. Sa punto pong ito, kami po ay nagpapasalamat. Sa next week, so pag-uusapan natin yung ruta kung paano nangyari. Yung sinasabing kanilang yung taste for is nabasag, tingnan po natin baka naroon ang solusyon o yung description o yung paliwanag tungkol dito. Dan, kahit hindi ka nakikita, pwede kang magpaalam. So makita-kita tayo muli sa next week. Salamat po sa lahat na nakinig at sana po sundan niyo itong mga paksa na to. Sa mag-register po kayo sa Kabyo. Marami pong laman yung tinalakay ngayon at alam po maraming impormasyon na bago sa inyo. Magagawa po nito, maganda po nito. Mag-register na lang po kayo sa Kabyo para sa kumpletong detalyadong pag-aaral tungkol sa bagay na to. Salamat po. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.